narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, kabayan! Naninibago ba kayo? Abay, si kabayan po natin ay nag-stretching lang. Nagpapahinga lang ng konti. Ngayon po ay June 5, 2024. Araw po tayo ng Miyerkules. Unang Miyerkules sa buwan ng Hunyo. Araw po ng Baklaran, ano? Sa mga nagsisimba po sa Baklaran, abay, mag-iingat po kayo, ha? At alam naman natin kapag first Wednesday ay puno po ang simbahan. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 9 ngayong umaga. Ako po si Robert Mano. Siyempre, dito pa rin sa paborito nating programa, di ba? Kabayan. Kumusta po kayo? Bumabiyahe ba kayo ngayon? Inuulan o mainit dyan sa lugar po ninyo? Abay, kabayan, ha? Tayo po ay napapanood sa Sky Cable Channel 26. At napapakinggan siyempre sa radyo sa Istrenta, 630 kHz. Meron din po tayong live streaming sa YouTube at teleradyo serbisyo. Yan, alam ko, lagi kayo nakabantay dyan eh. Nakikita ko yung mga usapan nyo dyan lagi eh. At i-follow po kami, ha, sa Facebook, sa TikTok, at radyo sa Istrenta, at siyempre po sa X na dating Twitter. Napapanood din po tayo sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel. At eto na, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Teleradyo Serbisyo Viber 0919-278-3000 at sa ating kabayan Viber 0898-007-5296. Baka may mga gusto po kayong i-share, isumbong, or mga pictures, larawan na worth na ikuwento sa ating mga kasama, ah, sa ating mga tagapanood, sa ating mga kaserbisyo, abay, pwedeng-pwede po yan. Ipadala nyo po dito yan at babanggitin at ipakikita po natin. Napapanood rin po ang teleradyo serbisyo sa Digital Free TV at riskan lamang po ang inyong mga DTT Digibox at hanapin ang Prime TV. Kahit anong Digital TV Box pwede, kaya riskan na at panoorin ang teleradyo serbisyo sa Prime TV. Ang Prime TV po ay mapapanood sa Metro Manila, Cebu, Davao, Zamboanga, Naga, Iloilo at Baguio City. Ayan, ha, maraming tayong options kung saan kayo pwedeng manood o makinig. Kaya mamili na kayo. Pwede rin yan sabay-sabay para maganda, no? Nasa sasakyan ka, nasa opisina ka, sa bahay o kung saan man, abay, pwedeng-pwede. At dahil po good news lagi ang sinasabi natin, eh bay, ituloy-tuloy na natin yan, ano? Mga kaserbisyo, 25 araw na lang. Isang taon na po tayong nagkakaisa sa pagbabalita at pagsaservisyo. Ang bilis, 25 days na lang. Asahan po ninyo, patuloy po tayong magsaservisyo sa marami pa mga taon at ibibida ang sari-saring kwento ng Pilipino. Siyempre, abang-abang tayo ng mga surprises dyan. Hindi naman tayo po pwedeng mag-celebrate lang ng ganun, ano? Gagawin natin yung memorable kasama siyempre yung mga kasamahan natin dito sa Teleradyo Serbisyo sa Radyo sa Istrenta DWPM. Abay, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito at sisimulan na po natin. Bago po yan, eh, sa mga nata-traffic, ha, konting haba na pasensya. Magdala ng payong, ha, kahapon dun sa Tarlac na ulan, umuulan. Pero pagdating namin ng NLEX, eh, wala naman. So, maganda na na-ready tayo sa pananggalang sa ulan natin. Ang oras po natin, alas 8:00 na po ng umaga.
Alam naman po natin na nag-aalboroto ano yung bulkan Canlaon, at para po malaman natin mismo yung kalagayan ng ating mga kababayan doon, makakausap po natin si Miss Reca de los Santos, isa po siyang magsasaka sa Barangay Araal, La Carlota City, Negros Occidental. Miss Reca, magandang umaga. Magandang umaga po. Opo. Eh ma'am, unang tanong po kayo po ngayong araw na to, ang inyong pamilya, kumusta po kayo? Ito po, medyo okay naman, kaso po shorted na po kami sa food at saka sa water po. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Nag-evacuate po ba kayo? Hindi po kami sumama sa evacuation kasi medyo okay naman po sa amin. Kaso lang, ang problema namin, dahil marami po kami mga hayop na alaga, kaya hindi po namin pwedeng iwanan yung aming place. Mm-mm. Miss Reca, yung pong inyong lugar ay malayo naman ba or malapit doon sa danger zone na pinagbabawal pasukin muna ngayon? Malayo po kami sa danger zone po. Ano po yung naging direct effect sa inyo nitong pagsabog? Marami bang mga abo yung bumagsak dyan sa lugar ninyo? Kumusta yung mga alaga ninyong hayop? Nasabi po ninyo ay marami. Ang mga alaga po naming hayop po nauna po kasi yung kalabaw po kasi ang ginagamit namin mag-transpo ng mga produkto po like mga gulay. So affected po, mas affected po sila kasi wala po silang makain sa ngayon. Gaano karami, Miss Reca, binabanggit nyo ng mga alaga nyo dyan sa inyo sa La Carlota City? Kasi po ang halos na residente po dito, yan po yung nakatira po dito sa sitio na ilab, no? Kasi po yon, nasa sitio po kami. Kasi po yan po talaga ang mini lang ginagamit, yung mga kalabaw na tinatranspo. Kaya bawat residente po na nakatira dito, mayroong mga kalabaw dahil yan lang ang gamit na pang transpo para ilabas yung mga produkto na nanggagaling dito papuntang market. Dalhin sa kalsada para makuha naman ng mga sasakyan. Mm. So sa ngayon, ma'am, yung mga hayop po ninyo, saan nakapwesto? Safe ba sila mula doon sa mga abo na ibinabagsak ng bulkan? Safe naman po sila. Nandito lang po sa amin, malapit sa mga tahanan. Kaso ang problema po namin talaga, wala na silang makain. Dahil nga natabunan, may mga abo-abo na, yung mga damo, yung mga dahon. Hindi naman po sila makakain kung mayroong ashfall po ang mga damo. Mm-hmm. At yung mga hayop na yan, ma'am, na naapektuhan, ano yung naiisip ninyong alternatibo para mapakain sila? Ang actually, sa ngayon, ang pinapakain namin yung bunga ng langka. Mm-hmm. Langka po, yun yung alternative namin na pinapakain sa ngayon sa kanila. Pero siyempre, kakaunti naman lang po yung bunga ng langka at mauubos na rin ang supply nun. Mm-hmm. Ma'am Reca, dyan ba sa inyo nung bago, prior, yung pagsabog nitong kanlaon, naobserbahan ba ninyo o may mga napansin kayo na kakaiba at sinabi ninyo na posible nga itong pagsabog na ito? Actually, wala kami napansin. Noong una po, yun, parang ang lakas ng kumukulog yun. Mm-hmm. Yun na namin nadinig. Tapos maya't maya, mayroon ng mga maliliit na bato na umuulan sa bubong namin. Mm-hmm. Tapos, kasunod noon, yun na po yung ashfall na. Hindi, nagsarado na kami lahat ng aming mga bintana kasi like ang parents ko, senior citizen, so medyo mahirap sa kanila. Pero sa ngayon, Miss Reca, nakakalabas naman na kayo ng bahay o may mga ashfall pa din dyan sa area ninyo? Nakakalabas kami kasi wala naman po, actually wala nang ashfall pero mayroon na sila, mayroon sa lupa na lang at saka sa mga dahon. Yung mga unang ibinuga yan. Yan na lang po, pero wala na sa ngayon ashfall na nanggagaling mismo sa wala na. Ang binabanggit mo, yung mga alaga ninyong hayop, yung pinoproblema ninyo na wala nang makain. Kayo po naman ang mga residente dyan, kayong mga magkakapamilya na nandyan sa Barangay Araal. Kumusta po ang sitwasyon po ninyo dyan? Ang sitwasyon po namin sa ngayon, shorted na po kami sa water po na iniinom. Tsaka pagkain din po. Yung tubig na iniinom ninyo dyan, Miss Reca, saan po ninyo kinukuha dati nung hindi pa sumabog itong bulkan? Nanggagaling po ito sa mga spring po na nandito. Sa ngayon, kasi open area ang mga spring, mayroon na rin ashfall, hindi na rin namin maiinom dahil sa amoy ng tama. Ng sulfur.
Kaya ngayon po, ibig sabihin ma'am, hindi kayo nakapag-ipon ng marami dahil hindi nyo naman in-expect na mangyayari ito. Opo, hindi po kami na, kasi po, hindi kami nakapag-ipon masyado kasi nanggaling din kami sa El Nino. Nung El Nino po, shortage na kami sa tubig. So, supply sa tubig. So, tapos, akala namin, makakabangon na kami ngayon. Mm-hmm. Eh, ito na naman yung ashfall. Eh, mag-shorted din ulit kami sa tubig. Opo. At ganun din sa pagkain, syempre, dahil yung mga tanim nyo dyan, yung mga nalagyan din ng mga abot, namatay. Opo. Halos lahat po. Parang nag-back to zero kami ulit. Mm-hmm. Ano po ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng lokal na pamahalaan dyan, ng barangay po ninyo, ng city po ninyo, kung paano daw yung next na gagawin nila para sa inyo, lalo't ayun, kagaya ng binabanggit nyo, imagine niyo yung basic na pangangailangan natin, tubig at pagkain ang namimiligrong maubos dyan sa inyo. Sa ngayon po sa barangay, nagbibigay, marami pong naghahatid na mga ibang city, may naghahatid po ng tubig, pero hindi talaga sapat. Mm-mm. So, tipid-tipid muna, ganun ang diskarte natin. Opo, ganun lang po, tipid-tipid muna sa inuming tubig. Yung lugar ba ninyo, Miss Reca, ay malayo sa Kabayanan na po pwede kayo makabili ng tubig dun sa mga nagsusupply doon or what? Malayo po kami sa city, sir. Ah, so kapag ang source talaga ninyo ng tubig, yun lang mga spring dyan na ngayon nga hindi natin mapakinabangan. Walang alternatibo? Wala po. Kasi po open ang buong barangay po, sa spring po talaga kumukuha ng tubig. Eh si Lakap, hindi ba bumaba sa Kabayanan para bumiling tubig, ipamigay dyan sa inyo? Mayroon naman po, pero dito sa sitio namin, hanggang barangay lang po eh. Kasi sa barangay po, kulang din po yung dinadalaan at dinodonate ng mga tubig. Pero dito sa sitio namin, mahirap po talaga iparating ng tubig dito. Kasi ang transportation dito, gamit namin Kalabaw. Oo, so Kalabaw lang talaga yung nakakapasok din dyan sa area ninyo, nakakapunta. Opo, sir. Yun lang ang nagagamit. Wala bang kayo pakikipag-usap ngayon dyan or meeting sa inyo or plano kung paano yung gagawin ninyo habang nauubusan kayo ng tubig na po pwedeng isa yung bababa, makikipasabay kayo ng bili ng tubig and all, na pagkain na rin? Wala pa naman pong dito yung barangay namin. So, Miss Reca, nasa inyo pagkakataon, baka gusto nyo yung manawagan. Unang-una, dyan po sa inyo sa Negros Occidental at syempre sa national government na rin para matulungan. Medyo hindi po maganda yung sinasabi natin nga na nakukulangan na kayo ng tubig at pagkain. Opo. Actually po kami sana na mayroon man lang kahit food pack na kahit malaking tulong na po sa amin yung food pack At saka yung water supply na kahit sa inumin namin. Pero actually, mayroon pa naman kami stock. Pero kung magtatagal pa ito na hindi uulan, kasi hindi pa po umuulan okay lang sana kung umulan na malakas, mayroon na kami mapagkuhanan na tubig kung ma-wash out na ang mga ashfall sa water spring. Mm-hmm. Miss Reca de Los Santos, maraming salamat po. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo, ma'am. Ha? Mag-message lang din kayo sa amin kapag may mga immediate na pangailangan para maipaabot po natin, maihatid natin sa national government yung inyong iba pa pong pangangailangan. Thank you, Miss Reca. Mag-iingat po kayo dyan. Thank you po. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, puntahan naman natin ang Barangay Masulog, Sitio Alabasi sa Canlaon City, Negros Oriental. Makakausap po natin si Meme Bahian, isa po siyang residente doon. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Opo. Ma'am, kayo po sa inyo po dyan sa lugar po ninyo sa Canlaon City. Kumusta po ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon ngayon, ma'am? Okay lang man po kami dito, sir. Ngayon po, kayo po ay nasa bahay po ninyo or kasama po kayo doon sa mga nag-evacuate na mga residente dahil nga po sa pag-aalboruto nito, Bulkan Canlaon? Nasa bahay lang po. Hindi po kayo inabot, ma'am, ng ashfall or walang malaking epekto po sa inyo? Wala po, sir. So, ang need lang po namo, sir, water.
Wala rin po kayong supply ng tubig? Wala po. Wala. Mm. Diyan po sa inyo sa Barangay Masulog, Sitio Alabasi, ma'am, kung kanina yung kausap natin si Miss Reca ay kumukuha sila sa mga spring water, kayo po ano po ang source ninyo ng tubig diyan sa lugar po ninyo? Dito sa Alabasi, sir? Opo, sa Alabasi. Host lang po, sir. At may tulo ba? May supply ng tubig yung inyong pong water system Oo. Ngayon? Meron pong supply. Pero yan ay hindi nyo iniinom? Hindi namin iniinom, Mm-mm. sir, kasi hindi safe. Opo, tama, dahil hindi safe. At ngayon, saan po kayo kukuha ng tubig ninyo, Miss Meme, kung ganyan po yung sitwasyon ninyo? Sa LGU namin. Nagbigay na po ba ng supply, ma'am, na iabot na po sa inyo? Oo, sir. Sa ngayon, pababa kami para magkuha ng water supply sa Masulog. Ah, kayo po ngayon ay pupunta doon, bababa kayo para magkaroon ng tubig. Eh, gano'n po karami ang ibibigay sa inyo or kukunin ninyo, ma'am? Mga 10 gallon, sir. Kakayanin nyo yun? Maraming pababa, sir. Ah, so magkakasama po kayo? Oo. Mm-mm. At pagkatapos nito, ma'am, kung tubig sa pagkain, Miss Meme, hindi naman kayo na uubusan ng pagkain na supply? Meron naman kaming pagkain dito, Mm-mm. sa bukid. Mm-mm. Ma'am, dyan sa bukid, tama ba ang itinatanim po ninyo ay carrots tsaka sibuyas? Yes, sir. Okay, kumusta po yung mga tanim ninyo ngayon? Kaluyan dito sa amin sa lugar sa Alabasi, hindi affected sa asphalt. Mm-hmm. Pero sa site sa Upper Mananawid, ang tanim nila hindi na po dili na mapuslan, sir. Mm-hmm. Mm-hmm. Buti dyan sa inyo, Miss Meme, hindi siya nakasama. I mean, ibig sabihin, ma-harvest pa ninyo yung carrots na yan at yung sibuyas na yan. Walang epekto, walang ashfall. Mga next month pa. Ah, next month pa. Pero hindi naman kayo mahihirapan sa pagpapatuloy ng pagtatanim dyan, ma'am. Hindi naman po, masyado. Mm-mm. Buti na lang, maganda na hindi inabot yung inyong mga pananim, ano, ma'am? Hindi naman po, sir. So, ang problema natin ngayon, ang hinahabol natin ay yung supply ng maiinom na tubig. Yun yung problema ninyo dyan sa lugar ninyo, Miss Meme. Tubig. Oo, tubig. Eh ngayon ba, abang nag-uusap tayo ngayon, gano'n nakarami yung reserva niyo tubig dyan sa bahay po ninyo? Kakayanin pa ba ng isang araw? Sa amin po, sir, mayroon kaming water, mga galon lang, mga 5 gallon. Mm. Eh sa pagkuha niyo ng tubig, sabi niyo, papaba kayo ngayon, pupunta kayo dun sa kukuhanan ninyo ng tubig. Eh meron ba kayong ano? Okay, tayo dyan. Meron kayong sasakyan? May nag-provide sa inyo na sasakyan para dyan po? Meron kaming motorcycle. Sasakay kayo ng motor para ikarga lahat dyan. Sino kasama mo? Ikaw, ma'am, sino kasama mo niyan? Ang tubig, bababa. Ikarga namin ang tubig pa. Bababa kayo, iigib kayo ng tubig, iakit nyo ulit. Gano'ng katagal, ma'am, yung biyahe nyo dyan? Mga tunga sa oras siguro, sir. Actually, na pababa na kami, sir. Okay. O sige, ma'am. Mag-iingat kayo, ha? Maraming salamat. Ipapaabot natin itong concern po ninyo. Miss Meme Bahain, thank you po, ha? Thank you. Totoo naman po kasi na magiging problema talaga natin dyan yung supply ng tubig dahil kumukuha nga sila ng tubig nila doon sa mga spring water. At ngayon kausapin po natin ang Public Information Officer at Incident Command System ng Canlaon City, Negros Oriental, si Ms. Edna Lu Masicampo. Ma'am, magandang umaga po. Robert Mano sa programa ni Kabayang Noli. Yes, magandang umaga po sa inyo, sir. Opo, Ma'am Edna, hihingi lang po kami ng ilang pang mga reports ninyo, sitwasyon dyan po sa inyong lugar sa Canlaon City. Kumusta po as we speak now yung mga residente po natin?
Sa ngayon po, kalmado naman po ang sitwasyon namin dito. Pero currently, mayroon kaming mga evacuees na umabot ng 155 na individuals, which is equivalent to 47 households po sila na. Ngayon, nandoon po sila sa Macario Española Memorial School at ang iba naman nandoon sa JBC MHS Uptown Campus. Mm-hmm. At yung mga residente po na ito, ma'am, ang kung narinig din ninyo yung nakausap natin kanina mula sa Masulog, Sitio Alabasi, eh, ang problema po din nila ay mga maiinom na tubig. Paano po yung ginagawa ngayon ng Canlaon City para ma-cater po ito pangangailangan ng ating mga kababayan po? Tungkol po dyan sa inumin na tubig, opo, sir, ay mayroon kaming water refilling and water treatment na truck na doon po yun ginagawa yung water na para sa kanila na idinideliver po ng aming local waste reduction. Itong binabanggit mo, Miss Edna, na idideliver sa mga barangay po nila, kasi kagaya po kanina yung nakausap nating residente, ay bababa pa daw sila para makapag-igib ng tubig. Ah, okay. Sa Sitio Alabasi ba yan ng barangay Makalo? So malayo-layo po, hindi po kayang puntahan ng mga sasakyan ito? Ah, yes, yes. Medyo at hindi pa namin yan nakuna ng report. Yeah, pero opo. Yes. Nakausap po kasi namin yung isang residente, ang binabanggit po niya eh yung mga pananim nila eh, hindi naman daw naapektuhan, pero ang problema po nila yung maiinom na tubig, kaya nagsama-sama po sila mga residente doon sa Sitio Alabasi, magbumotor daw sila pababa dahil wala na silang maiinom na tubig, konti na lang yung kanilang supply. Ah, okay, okay. Opo, sige, baka po pwede po nating mabigyan ng atensyon din at matulungan yung mga pangangailangan din nila doon sa Sitio Alabasi, Miss Edna. Yes, yes, this is duly noted po, sir. Mm-mm. Sa ngayon, ma'am, gaano kalawak yung pinsala nitong pag-aalboruto po ng Bulkang Canlaon dyan po sa inyong lungsod? Gaano karami yung mga tahanan na at barangay na affected po nito? Dito po sa amin, sir, out of 12 barangays, mayroong 5 barangay na severely affected sila na when it comes sa population, umabot ng 23,622 at ito ay 40.15% sa affected population. So that's why nag-declare kami kahapon ng state of calamity kasi according sa NDRMC Memorandum Circular number 60 series of 2019, if the affected population is more than 15%, so that's one of the determining factor na mag-declare ng state of calamity. Mm-mm. At yung sa 5 barangays po natin na greatly affected, pag sinabi po nating malaking pinsala, bigyan nga po natin ng idea yung mga kababayan natin kung anong pinsala po yung inabot nila nitong mga residente po ninyo, mula number 1 sa tahanan nila, number 2 sa kabuhayan po nila, Miss Edna. Yes, also, according to our partial damage assessment from the Department of Agriculture, the damage that has been caused by this incident is their assorted crops has been affected as well as their livestock and grazing animals. So what we did, we get the report and we forward it to the Secretary of Agriculture for assistance as well. Opo, kasi mahalaga din talaga, Miss Edna, na mabigyan natin ng tulong ito. For the immediate, ano po yung ibinibigay natin dito sa, lalo na yung greatly affected na rin mga barangays po na ito, ano po yung sentro ng tulong at ano pa yung mga pangangailangan para po baka may gustong magbigay na magpaabot ng tulong dyan sa inyo sa Canlaon City ay maihanda po nila, Miss Edna? Yes, currently those barangays that have been affected are given food packs, hygiene kits for the family as well, and also water and face masks has been distributed to them. And the needs that are still being appreciated if mayroong magbigay are vitamins as well as gas masks also for them kasi we don't know if how long will this be lasting. Opo. At as we speak, ma'am, may mga residente na ba na
lumapit sa inyo na nagkakasakit or sinumpong probably ng mga sakit nila gaya siguro ng hika o asthma because of this incident, Ms. Edna? According to our city health officer, there is still no report about such po, sir. Maganda po yun. So far, wala tayong namamonitor na ganun pero continuous naman yung monitoring ninyo, siguro, Ms. Edna. And also, bukod dito, ano pa yung mga binabantayan ngayon ng Canlaon City sa mga residente? Of course, syempre, yung possibility na posibleng may kasunod pa, hindi natin masabi yan. Pero ano pa po bukod doon yung tinitingnan natin? Of course, as of now, the tourists are not yet allowed to go in the vicinity of Mount Canlaon. And also, our incident management team is on standby po, sir. Doon naman, ma'am, nabanggit yun sa mga tourist. Wala ba tayong mga turista na inabot dyan nung nangyari itong pagsabog or meron at ano yung naging immediate response natin sa kanila po? Wala naman po, sir, kasi dito sa Canlaon, very strict kami when it comes sa mga hikers kasi they need to undergo a permit from the PAMBI, which is the Protected Area Management Board. And since the pandemic, wala pa namang naka-allowed kami na mag-hike. But there are hikers that would go backdoor and that is in the part of Negros Occidental. Ma'am, nabanggit natin kanina ano yung mga pangangailangan para siguro centralized lang para maging maayos. Siyempre, gusto natin na systematic din naman yung pagbibigay ng tulong sa inyo, hindi yung basta ibabagsak kung saan-saan. Turuan nga lang po natin yung mga kababayan natin. Baka may mga small groups, mga non-government organizations na gusto na magpunta dyan, let's say sa Canlaon City, lalo't may greatly affected kayo ng mga barangays. Paano po ba yung proseso ng pagbibigay ng donation sa inyo? Saan sila dapat unang tumawag? Ano yung dapat nilang gawin, dalhin, if ever, na pupunta po dyan sa inyo para po magka-idea po sila at hindi po magkasabay-sabay at medyo gumulo yung sitwasyon? Yes, for those who are willing and eager po na magbigay ng kanilang tulong para sa LGU ng Canlaon City, ang kailangan niyo po gawin is first is call our hotline which is open 24/7. That is the hotline of the LDRRMO. And also, when you reach the phone number and called it, you can check in your donation in our incident command post, which is located at our City Hall building, specifically nasa City Planning and Development Office. Mm-hmm. Yes. At ito, Ma'am Edna, kayo yung magbibigay, number one, ng lugar kung saan sila po pwedeng magpunta, ano, para if ever na gusto nilang puntahan yung mga community, para hindi magkasabay-sabay na matambak lang sa isang community yung goods na ibibigay nila or mga tulong na ipapaabot nila para equally distributed doon sa areas po ninyo dyan sa Canlaon City. Yes, yes, sir. Mm-mm. And then, yung pong... sa mga bahay, Ms. Edna, sa mga natabunan o nabagsakan ng mga ashfall, gaano kalaki yung pinsala nila? Nasira po ba yung mga bubong or what? So far, sir, there's no report about that, the severity of the buildings or their houses. Mm-mm. So ngayon, ang immediate lang natin na ginagawa pala, Ms. Edna, ay yung monitoring dun sa mga barangays natin, lalo na dun sa mga affected na mga pananim nila. Yes, yes. Because we have Barangay Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw, and Linuxhangan who are near at the radius area of the vicinity of the eruption of volcano. Mm-mm. Mabigyan ko lang din kayo ng pagkakataon. Alam naman natin sa mga ganitong mga incident, laging may sumasabay, laging may mga nanloloko, laging may mga nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Ngayon po na nasa ere tayo, napapakinggan tayo dyan ng mga residente ninyo, napapanood tayo. Ipakilinaw nga po ninyo kung ano yung mga dapat nilang paniwalaan at hindi dapat paniwalaan doon sa mga natatanggap nilang mga mensahe na babasa sa social media, sa mga text messages na pumapasok. Go ahead, Ms. Edna. Yes, thank you for this opportunity, sir, to clear things out sa lahat ng mga residente ng Canlaon City. When it comes sa announcement, no, sa may mga advisory, please
read Salta Canlaon official page, and also you can listen and tune in to Salta Canlaon radio station, because those are the verified platforms na pwede ninyong paniwalaan when it comes sa mga services and programs ng ating LGU na ginagawa ngayon sa mga hakbang para sa insidente na nangyayari dito sa atin. Ano ba yung example, Miss Edna, ng mga kumakalat dyan na information na hindi naman totoo, wag niyo paniwalaan mga taga-Canlaon City? Yeah, because there are times na may iba na nagpo-post na mga images like photos na hindi naman yun totoo na ang Mount Canlaon na may mga lava talaga. Opo, na opo. Grabe. Oo, because some people would just grab photos na would create panic or would create mislead the people, ganyan. Miss Edna, panghuli na lang po, baka may nais pa kayong banggitin na hindi ko naitanong, panawagan, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Go ahead po. Yes, thank you so much for this time, sir. And also, we just want to ask for your prayers, especially as we overcome this kind of challenge in our city. And yan lang po, sir. Maraming salamat po, Ms. Edna Lu Masicampo, ang Public Information Officer, Incident Command System ng Canlaon City, Negros Oriental. Maraming salamat at mag-iingat po kayo, ma'am. Thank you po, sir. God bless. God bless po. God bless, Negros Oriental. Oras po natin, alas 8:36 ng umaga. Magkukomersyal lamang po kami ng mabilis ha, sa ating pagbabalik. Iba pa po may init na issue ang ating pag-uusapan. Narito ang nag-iisang kabayan, Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Oras po natin, alas 8:39 ngayong umaga. Kausapin po natin ang presidente ng National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied Industries, Philippines Plaza Chapter, si Sir Nestor Cabada. Sir Nestor, magandang umaga. Robert Mano po sa programa ni Kabayang Noli. Magandang umaga po. Sir Nestor, alam naman po natin yung nagiging sitwasyon ngayon, no? Yung pag-aanunsyo ng Sofitel, ng closure, pagsasara. Nakipag-usap po kayo, may pakiusap kayo sa kanila. Ano po nangyari dito, sir? Yung pong pakiusap po namin sa kanila na sana po ay mananatili po kaming empleyado ng Sofitel Philippine Plaza kung sakali pong may closure at nagbukas po yung business po ng Sofitel. Ang kahilingan po na magagawa doon ay sana hindi po kami tinerminate. Sana po pagbukas uli ng Sofitel, kami pa rin po yung empleyado without loss of seniority rights at sa mga benefits po natin namin under collective bargaining agreement. Ano po ang pakiusap? Opo, yun po yung pakiusap ninyo. Ano po ang tugon sa inyo, sir? Wala pa po hanggang ngayon po. Nag-uusap po sa Department of Labor. Mayroon kami scheduled na conference sa June 10 po. Pero nakadalawang basis na po kami nag-conference. Hanggang ngayon po, ang sinasabi nila palagi, isasara daw po yung hotel. Kami po ay naniniwala na bubuksan po uli yan. Yun po ang inyong paniniwala na posibleng gawin, i-refurbish or i-renovate and then bubuksan ulit ng the same institution? Opo. The same owner, the same management po. Mm-hmm. Saan po natin nakuha yung idea na ganito, Sir Nestor, na hindi naman talaga total closure dahil nga po nakikita ninyo na posible mag-open sila ulit? Kasi po sa ngayon po, wala po namang kung closure po yan, permanent na sinasabi na dapat po may mga pinapakita silang dokumento sa amin. Sana po pinakita muna yung dokumento na kailangan ng gobyerno sa isang kumpanyang nagsasara po. Mm-hmm. Wala pong naipapakita sa amin, kundi ang nakalagay ay ang parang ang sinasabi. Sir? Pag-uusap na nangyari prior na in-announce nila yung closure.
Ang sinasabi lang eh yung mga hotel. Ang tingin po namin doon, ang paniniwala, i-renovate ho yung hotel. So nagka noong May 7 po, in-announce na lang nila na yung hotel ay sasarado na. Tapos kinabukasan po, binigyan ng notice of termination yung mga empleyado lahat. So nagulat po kami. Mm-hmm. Kahit po sa amin yon. Kahit po sa inyo, dyan sa union po ninyo, ay hindi kayo naabisuhan ahead of time nitong posibilidad nga po, yung posibilidad ng pagsasara before. Hindi nasabi sa inyo, nabanggit. Wala po. Ang akala po, ang pinag-uusapan, akala po yung i-renovate nga yung hotel. Dahil tanggap po naman namin po yun eh. Dahil yung hotel ay may edad na, ay kailangan pong pagandahin. Pero sana po, kung ang pag-uusap namin, simple lang po, ay kung magbubukas po, opo, ay sana kami pa rin yung hotel, ay kami pa rin yung empleyado po. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi lang nila, magagaling yung mga empleyado ng Sofitel, skilled yan, may expertise na, bakit parang pag nagbukas, parang ayaw kami tanggapin. Mm-hmm. At doon naman sa proseso ng pagsasaranin ng hotel, sir, yung mga benefit packages na sinabi sa inyo ay tama naman po ba? Tanggap naman po ninyo na gano'n yung mga matatanggap ng bawat empleyado dyan sa inyo? Ang sinasabi lang po nila ay mas mataas yung kaysa collective bargaining agreement na nakalagay doon sa mga provision. At mataas na po sa batas. Pero sa amin po, regardless po yun, hindi na po namin tinitignan kung magkano yung binibigay nila. Ang kailangan po namin ay trabaho po. Trabaho. Kaya ang sinasabi po namin, ang proposal namin, kung halimbawa po, nagbibigay silang ganyan ng mga packages ng ganyan, bakit hindi na lang po ibigay sa mga empleyado bilang financial assistant during the time na magre-renovate o magkuklose? Pagbukas o, pwede nilang singilin sa amin kung talagang gusto nilang singilin eh. Kasi ang kailangan po namin ay trabaho. Mm. Baka naman, Sir Nestor, if hindi pa natin nakuha yung panig ng Sofitel, kinukuha po natin yung panig nila ngayon pero hindi pa po sila tumutugon sa mga tawag at messages po natin at bukas po itong programa, itong istasyon para po sa kanilang panig, ito pong sa Sofitel Philippines. Pero sir, baka naman dun sa hinihirit po ninyo na kayo yung kunin ulit, if ever granted na buksan ulit yung hotel, yung servisyo nitong hotel na ito, baka naman masyadong mahal yung rate ninyo. Hindi na nila kayanin dahil gumastos na sila sa renovation. Iyon na nga po ang iyon ho ang nakaka sa kumbaga sa atin ho manggagawa ay kung pagandahin po sana yung hotel building sana po kasama sa pagpapaganda yung mga empleyado may buhay din po yan Ang sinasabi po nila kasi yung building ay unsafe na raw ho. So kailangan kung unsafe yan, anong gagawin po natin? Kailangan i-refurbish yan para maging safe, di ho ba? Paano po naman yung tinanggal ng mga empleyado na mawawalan ng trabaho? Bibigyan mo nga ng isang financial package, pero hanggang kailan po yun? Yung mga pamilya po nila may nag-aaral dyan, kung may binabayarang mga bahay, itatagal ho ba yun? Sige, sir. Ang hinihiling po na simple lang po, retention ng aming trabaho, tapos kung ano yung aming benepisyo under our collective bargaining, dahil unionized po kami, collective bargaining agreement, respeto po nila. Yun lang po kasimple po ng aming hiningi. Pag nagbukas po muli, willing po kayo maghintay. Sige. Sir Nestor, kausapin lang natin ha. Hold lang po kita. Pero nasa kabilang linya po si Sir Marco Gohol, ang Deputy Secretary General po ng National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied Industries Centro. Sir Marco, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Robert. Opo. Sir, hindi po ata nagkakasundo itong union nila, Sir Nestor, with the management ng Sofitel doon po sa inihirit nila na sila if ever na mag-open yung services, sila ulit yung kunin ng mga empleyado. Sa panig po ninyo, ano po maitutulong natin sa kanila?
Apo. Actually, Sir Robert, kami po yung from Federation and National Labor Center na affiliated po yung unions. Mm-hmm. Kaya po kami rin po yung kasama ng unions sa Sofitel na nag-uusap with the management. In fact, nag-file po kami ng notice of strike. Kasi po, Sir Robert, ang basa po talaga namin dito, since early, even last year, may sinasabi ng planong renovation. Then all of a sudden, bigla-bigla po, as in wala man lang pakikipag-usap sa union, biglang nag-announce ng closure, and then right after that, ay pinagbibigyan na ng notices of terminations yun po mga empleyado. So tingin po namin ito talaga ay isang forma ng union busting. Dahil po, nasa kalagitnaan po ng CBA negotiations, and then ngayon po ay tinatanggal yung mga empleyado. So, ang duda po namin, plano ng Sofitel na mag-close temporarily para mag-ayos, mag-renovate, whether sila po ang mag-operate ulit nito or iba pa man, pero gusto po nila na wala na yung mga empleyado ngayon. I know na medyo malaki rin po yung mga benefits nila, pero yun naman po ay kasi parte sila po noong mahabang panahon ng pag-unlad ng negosyo ng Sofitel. And we thought na it's also just na yung mga manggagawa nila ay merong just share noong dun pong na iambag sa development ng business. Mm-mm. Sir Marco, Sir Nestor, hold lang po kayo dyan ha. Kausapin po natin ang ating kalihim, si Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment, kaugnay po dito sa issue po nino. Sec Benny, magandang umaga po. Robert Mano sa programa ni Kabayang Noli. Magandang umaga, Robert. Magandang umaga din sa iyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. At magandang umaga po sa atin pong mga kasama sa studio. Opo. Sec Benny, ito pong issue ng mga empleyado po ng Sofitel. Paano po ang magiging sistema dito? Ano po maitutulong ng Department of Labor and Employment sa kanila, Sec? Una muna, Robert, nais ko sanang bigyan din na meron pong naka-pending na kaso National Conciliation Mediation Board na kung saan po ay naghaharap at nag-uusap po ang mga kinatawa ng atin pong dalawang union sa Sofitel at tayong pong management ng Sofitel. At hindi ko po sila pangungunahan dahil alam ko po naman na sa haba po ng kanilang relationship, magkakaroon din po siguro sila ng ikangay. Sana makita po natin yung tinatawag na mutually beneficial na arrangement, win-win po para sa both parties. So, yun po yung pangkasalukuyan sa ngayon. Kaya hindi ko po, hindi po ako magbibigay ng mga categorical na opinion dahil naka-win-win nga po yan sa Department of Labor and Employment, particular sa NCMB. Ayoko pong pangunahan ng mga parties dahil kinikilala ko po ang kanilang maturity sa pagsusulba ng mga problema. At ang tingin ko po naman dyan, siguro sana sa pamamagitan ng malaya at bukas na usapan, magkaroon nga po ng tinatawag na mutually beneficial solution sa problema ng mga manggagawa. At ayaw po nating makakita rin ng mga pagkakataon ng ating mga manggagawa ay nagkakaroon po ng displacement or dislocation. At hindi rin po naman natin pinangungunahan anuman po yung sinasabing kadahilanan ng mga kanila pong employer. Mm-hmm. Sec Benny, nandito pa rin po sa linya natin si Sir Nestor. Sir Nestor, may nais ka bang banggitin or itanong kay Secretary? Sir Nestor? Sa amin po, ang hiling po namin sana sa kagalang-galang na Secretary po ay sana po matulungan po kami dito sa problema namin sa Sofitel po. Sana po mapakinggan yung aming hinaing na pag nagbukas muli po yung Sofitel, ay sana po kami pa rin po yung mga empleyado. Yung empleyado po na ngayon na tinanggal, ay sana po sila pa rin ang magiging empleyado pag nagbukas po muli ang Sofitel. Yun lang po ang simpleng kahilingan po namin, kagalang-galang na Secretary. Sec Benny, may maitutulong ba tayo sa ganong request nila? Robert, ang gusto ko lang pong bigyan ng diin, lagi po nakahanda ang dole para tumulong po sa ating mga manggagawa. Lalo na po dyan sa grupo po ni Pangulong Nestor Kabahada na matagal na po natin niyang kasama at naging kaugnayan sa kanila pong mga usapin, sa kanila pong employer. At kasama rin po rin na kami doon sa aming pagtatanaw na ano man po ang kadahilanan kung sakasakali po talaga na magkaroon po ng talagang ang tunay na kadahilanan ay gusto lamang isaayos yung mga safety concerns na sinasabi, dapat po bigyan talaga ng pagkakataon ng ating mga pangkasalukuyang manggagawa. At uulitin ko lang,
Kami po ay talagang nakaantabay. Paano po kami makakatulong sa kanila, Robert? Ayun. Kaya lang, uulitin ko lang. Hindi po kami, hindi po po pinipreem pang anuman po mga discussions nila sa NCMB. Dahil yan naman po ay talagang bahagi ng tinatawag natin na dialogue, so consultation. At lalo na po may nakahain po na kaso sa NCMB. Ayan. Secretary Benny, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din, Robert. At ako po ay umaasa at dumadalangin na sa tulong po naman ng pagtatalakay at pag-uusap na malaya at yung bukas ang kaisipan, lalo na po sa bahagi ng ating pong mga employee, ng ating pong employer, matignan po yung pinupunto ng humungang kahilingan o yun naman pong pinabanggit ng ating pong mga kumakatawan sa ating manggagawa sa Sofitel. At nakalulungkot po kung talaga makikita natin na medyo talagang pangtuluyan o hindi na po magkakaroon ng pagbabalik operasyon. Gusto po nating makita ang parang ito po ay institusyon na rin po ang Sofitel sa tagal ng kanilang operation. At sa mga nakalipas na ako naman po, napakaganda rin naman ang ugnayan nila sa kanilang union na kinakatawan nga po ni Pangulong Nestor at kanyang kasamaan dun po sa supervisory union. So maasa po tayo na sa pagpapatuloy po ng kanilang diskusyon, magkaroon po ng medyo magandang resulta. Magandang araw po at mabuhay po ang inyong programa. Thank you very much, Secretary Benny Laguesma Nandole. At maraming salamat din po kay Sir Nestor Cabada at kay Sir Marco Gohol. Patuloy po nating imomonitor yung sitwasyon na yan at kung ano yung magiging magandang resolusyon dyan sa kaso na yan. Maraming salamat po sa inyong mga sirs. Oras po natin, 8:53 ng umaga. Sandali po lamang. Narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Kausapin po natin si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI. Kaugnay po dun sa pagpasok ng flirt variant ng COVID-19 dito sa ating bansa. Doc, Rene, magandang umaga po. Robert Mano sa programa ni Kabayang Noli. Magandang umaga, Robert. Opo. Kumusta po yung monitoring natin, Doc, sa mga ospital natin ngayon, lalo't nakapasok na pala itong flirt variant dito sa atin? So, parado naman po. Nakahanda naman ang ating mga pribadong ospital. Actually, siyempre, na-notice namin po the past 2-3 weeks, talaga nag-increase yung number, no? 2 months ago, halos zero yan, no? Halos wala tayong nakukuha ng mga cases. But then for the past 3 weeks, medyo tumaas, no? Ang umabot yan ng mga admissions na mga around 5 or 10 up to 15 admissions. But then ang napansin naman natin, medyo mild, no? Mild lang ang symptoms. So yung iba, after a few days na observation, ina-advise na umuwi at sa bahay na lang mag-isolate. Doc, ngayon na nakapasok sa atin itong flirt variant na ito. Kayo, ano po bilang doktor, ano po yung pwedeng nating sabihin sa public? Dapat ba maalarma tayo? Ano mga pag-iingat yung pwede nating gawin para hindi tayo makapitan itong sakit na to? Yung dati po natin sinasabi na mga minimum health protocols. Especially kung tayo po ay medyo highly vulnerable, mga elderly, masyadong bata naman, pati yung mga bata. And then, of course, yung may comorbidity. May mga sakit kayong chronic na nararamdaman like diabetes, mga asthma, ganyan, or other cancer, o ganyan. Dapat mag-mask na po tayo. Huwag na po nating hintayin na sabihin na kailangan natin mag-mask. Malagay po, dapat na po yung protection sa ating sarili dahil siguradong mababa ang ating immunity. So, the rest naman po, of course, ganun din. Papasok kayo sa mga areas na masyadong congested at sobrang daming tao. Then, kumari, iwasan nyo yun. But if hindi may iwasan, mag-maskin po tayo. Opo. Uli po natin lang paghuhugas ng kamay. Ganun, alcohol-based, ganyan. Ilang po. At siguro yun pong dati natin ginagawa.
Eh sir, kumusta naman yung utang sa inyo doon sa mga healthcare workers natin? Kada mag-usap tayo, ito yung tinatanong ko eh, kung may development na ba, number one, from the PhilHealth side, kung meron pa ba kayong hinahabol sa PhilHealth, and then yung mga benefits naman ng mga health workers po natin from private hospitals, doc. Doon po sa PhilHealth, actually, kami-meeting pa po namin kahapon, saka mga 2 weeks ago, lagi kami nag-meeting. Kasi tuloy-tuloy naman po ang aming negotiation. At so far po, magumanda po ang there was a lot of improvement dito sa pagbabayad nila. No? Especially po itong mga current account. Opo. Siyempre po, yung dating mga problema natin dahil sa COVID, ano? Kasi malaki po yun sa COVID na pagkakaunt pa rin nila, yun po yung patuloy pa namin pinapaluan. Meron pa rin po silang konting po problema doon at kasi iba po kasi yung mga sistema nung time na yon. So, inaayos po yun. Pero, yun po, hinahabol pa namin. Pero so far, yun pong kasalukuyan at current account po ng kanila. Nakapagbayad naman po sila. At natutuwa naman po ang ating mga ospital dahil mabilis naman po sila nakapagbayad basta tama po ang proseso ginagawa. Ayan. Yung, isa pa po, yung lalawang heya, of course, marami po kung ibang private hospital sa hindi naka-receive ng HEA, no? Yung health emergency allowance. But then, nung makausap po natin si Secretary Herbosa, yun po, nag-instruct po siya at karamihan naman po doon sa ibang mga hospital na hindi pa naka-receive. Ngayon po ay sabi nila at least may pagkakautang pa rin pero nagpapadala naman po yung department. Ayan. Dr. Jose Rene de Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI. Maraming salamat sa inyong oras, Doc. Salamat. Salamat po. Bago tayo magtapos, batiilang natin, no, yung ilan nating mga kababayan na nakamonitor sa atin simula pa kanina. Ito, idol natin to eh. Napakagaling pumitik nito eh. Ito po si Camille, pwede niyong kuning model to, sir. Si Sir Larry Monserrate Piojo na napakagaling, na dati nating photog nakasama din dyan. Abay, maraming salamat sa pag-monitor. Batiin lang natin ang happy birthday si Miss Cynthia Sanchez, Lorna Sanchez at Janet Sanchez Florence Chavez. Happy birthday ang akin ding ate. Ate Irene Alcala, happy birthday. At salamat din sa pag-monitor, Ariel Sagum. At pa-anunsyo lamang po mula kay Colonel George Calvelo. Ang pamilya po ng yumaong si Jesus Reyes Paraiso ay nasa... sa mga dadalaw daw po, mamaya na po ang cremation at nasa funeraria pass po ang kanyang labi ngayong araw. Ang aming pong pakikiramay. Maraming salamat po. Susunod na po ang Pintig ng Bayan. Kasama siyempre si Joyce Balancho at Daddy Johnson Manabat. Happy Wednesday! Bye kabayan! I love you! I love you kabayan! I love you!